Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay May 12, 2024 at narito ang update ukos sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin umiiral ang easterlies o yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko sa buong bahagi ng ating bansa, kung saan ngayong araw itong area ng Eastern Visayas ay makakaranas ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot nga nitong easterlies. Samantala, yung nalalabing bahagi naman ng ating bansa ay meron lamang mararanasan ng mga isolated ng mga pag-ulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. At sa kasalukuyan ay wala tayong minomonitor o namamataan pa na sama ng panahon na maaari makaapekto dito sa ating bansa. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo, ang buong bahagi ng Luzon kasama na dyan ng Metro Manila ngayong araw ay makakaranas pa rin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Bahagyang mainit pa rin po yung mararanasan natin na panahon sa tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi ay mataas na po yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Yung mga regional offices po natin ay nagpapalabas ng mga thunderstorm advisories o mga babala ukol sa mga pag-ulan nito. Agad ang temperatura sa Metro Manila ay mula 26 to 33 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Visayas, itong area ng Eastern Visayas ngayong umaga hanggang posible yan mamayang tanghali ay makakaranas ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng easterly. Samantala, yung nalalabing bahagi naman ng Visayas, itong bahagi ng Palawan at yung buong bahagi naman ng Mindanao ay makakaranas lamang ng mga isolated ng mga pag-ulan, dulot ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, ito pong mga pag-ulan nito ay posible pa rin maging katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 34 degrees Celsius. Samantala, para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning, kaya malaya mga kapalaot yung mga kababayan natin mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, in the next 3 days, bukas yan ng Lunes hanggang sa Miyerkules, ang malaking bahagi ng Luzon, kabilang na po dyan yung Metro Manila, Baguio City at Legazpi City ay patuloy nga makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Medyo mainit pa rin po yung mararanasan natin sa tanghali, ngunit mataas na yung tsansa ng mga pag-ulan pagkidlat at pagkulog sa hapon at gabi, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ay mula 25 to 34 degrees Celsius, sa Baguio ay 17 to 25, sa Legazpi City naman ay 27 to 33 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Visayas, in the next 3 days ay meron lamang po tayong mararanasan pa din ng mga isolated ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 27 to 32 degrees Celsius, sa Iloilo City ay 28 to 34, sa Tacloban City naman ay 26 to 33 degrees Celsius. Samantala, dito naman sa bahagi ng Mindanao, in the next 3 days ay meron lamang po tayong mararanasan ng mga isolated o yung mga biglaan at mga panandali ang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot po yan ng mga localized thunderstorms. Muli po, during severe thunderstorms, posible pa rin tayong makaranas ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Metro Davao ay mula 25 to 35 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro City ay 25 to 33, at sa Zamboanga City naman ay 25 to 35 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:29 ng umaga at dulubog mamayang 6:16 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA, at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, magandang umaga po.